Samantala, narito pa ang ikalawang bugso ng mga saktong balita ngayong umaga. 815 sinkholes ang nadiskubre sa isla ng Boracay. Kaya't nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau ng Western Visayas Region sa posibilidad na pagguho ng isla, lalo kung mayroong overcapacity. Ayon pa sa MGB Western Visayas, dumami raw ang sinkhole sa lugar sa loob lang ng 4 na taon. 2018 nang madiskubre ang 789 na sinkhole sa Boracay Island. Kaugnay niya, makausap natin si Mayor Frolibar Bautista ng Malay Aklan. Magandang morning, Mayor, at welcome po sa Sakto. Mayor? Yes, good morning, Sir Jeff. Of course, kay Ma'am Ami. Opo. Mayor, kamusta na po ngayon? Kamusta na po ngayon ang Boracay matapos ang balita po ng MGB patungkol sa mga sinkholes na ito? Tuloy pa rin ang arrival natin mga turista, Sir Jeff, Sir Ma'am Ami. Tungkol ng sinkhole ay bago namang balita na lumabas na galing MGB. But tuloy-tuloy pa rin ang arrival natin ng mga guests, Sir Jeff. Ay, ano pong reaksyon nyo nang malaman na may 850 na sinkhole at may babala po na baka nga raw po gumuho o ang ilang bahagi ng isla kung sakali pong masyadong marami ang kargang tao nito? Kung pag-usapan naman natin sa carrying capacity, ina-observe naman natin yan, Sir Jeff. Regarding naman sa mga structures, alam mo, meron tayong mga regulation sa Boracay na wala naman tayo masyadong high rise. Maximum natin height limit sa Boracay is 6 floors. Yun na naman. At saka meron na tayong mga open spaces sa Boracay na hindi naman nasa Boracay yung structure. Opo. Sa ngayon po, Mayor, may bilang po ba tayo kung ilan pong turista na dumarating sa Boracay ngayong bukas na po ang lahat? Basta hindi tayo bababa sa 4,000 a day, Sir Jeff. Mm-hmm. 4,000 a day. Ilan po yung mga residente natin? Ang residence nila sa Boracay, mga 38,000 yan, Sir Jeff. 38,000? Yes. Di lagpas po sa sinasabi ng DENR na capacity. Ano po ba dapat? Ang capacity kasi dyan ng kanina is 6,400 or 6,500 tourists a day. Na tourists. So, yes. So may cap naman po tayo doon, Mayor. Hindi kayo lalagpas sa 6,500. Baka mo. Yes, kasi mayroon tayong mga listahan dyan sa GT Port na lahat ng mga turista pumapasok mayroon tayong ilistahan. Oo. Ito pong sa pag-aaral ng MGB, may babaguhin po ba tayo para mas matugunan itong pinangangambahan nilang pagdami palalo o yung pag-overcapacity sa isla? Sa career capacity, talagang i-observe yan dahil alam naman natin maliit yung very critical yung isla. Mm-hmm. Ayun nga, sabi nga ng MGB. At dapat ma-identify din yung saan banda yung mga sinkhole na yan. Mm-hmm. Maghingin ako ng mapa niyan sa MGB para malaman natin kung gaano kalaki at kung hindi po ilagyan ng structure yan kasi mayroong sinkhole. Lahat naman mga structures may lalo malalaki yung mga mataas na mga structures ay may mga boring test naman yan na Sir Jeff. Hindi naman basta-basta yung mga structure engineer na hindi tingnan sa lalim yan kung may halo ba siya o may sinkhole ba. Oh. So Mayor, before sila publiko ng MGB itong kanilang pag-aaral, wala po silang pag-uusap na ginawa with LGU? May mga noon yan, pero hindi ko masyado kasi na member ako ng BIT. Mayor? Yes, sir. Apo. Mayor, pwede pa ulit. Medyo gumuho lang din yung signal ninyo. Kasi member ako ng dati ng BITF, yung Boracay Island Task Force, pero hindi na masyado na. Maganda nga kasi na-identify nila itang 15 na yan. Mm-hmm. Para at least kung mayroon na mga may makikita natin sa mapa ay gaano kalaki yung mga sinkhole dyan, at least ma-regulate natin yung mga structure dapat ilagay. Opo. Sa ganito po, ano po yung pakiramdam naman ng mga residente ng Boracay nang marinig po ito? Well, ilang years na ang sa Boracay, mga sakto, wala pa lang ilang lindol ang dumaan, wala naman reported na nag-crack ba ang mga buildings, wala naman nagsag. So, mga engineers naman, as I said,
Eh, sigurista naman yan, di mas basta-basta lagay ng building, lalo pag malaki, na walang soil boring test eh. Malalaman nila yan kung may sinkhole o wala. Oo. Pero sa ngayon, wala po munang paggalaw na pinaplano kayo? Yung mga residente, ilalagay sa mas ligtas na lugar? Ano po mga plano ng LGU? Pauna man lang po muna at least sa balita pong ito. Ayun nga, dapat nga ma-check nga doon. Kasi pag may butas, yung malaman din gano'ng kalaki, gano'ng ba ang kalaki yung mga sinkhole na yan, saan banda yan? Okay. May mga bahay dyan sa mga notified yan ng sinkhole. Mayroon, wala pa tayong, hindi pa natin alam kung saan. E 2018 pa lang daw, sabi ng MGB, na ka-identify na sila ng 789. 2018 pa po yun. Ay, as of today, wala pa akong nakita ang mapa kung saan banda yan na suggest, ano? Opo. Sige po, pero in case po, ano naman pong gagawin ninyo para matiyak na yung mga turista po hindi lalagpas sa nabanggit po ninyong 6,500 na cap? Yun nga, i-discuss din within our yan kung ano ba dapat gawin, kung kailangan pa ba dagdagan o hindi na. Base nga sa report na yan, isa doon ang karing capacity ng isla. Opo. Eh syempre, mahalaga rin po ang turista sa Boracay, yan po ang kinabubuhay ng isla. Kamusta naman po yung mga negosyo natin na after so many years na nasa pandemic, Mayor, ay talagang naramdaman ang bigat ng mga lockdown at pandemic. Nakakabawi na po ba sila? Sa ngayon, Sir Jeff, parang gumaganda na rin yung ekonomiya ng Boracay dahil nga, nababalikan yung mga tourists as compared mo yung agabi talaga daanan namin, no, yung sa closure and then pandemic. So sa ngayon, sumisigla na yung Boracay kasi yun nga, nagbabalikan yung mga tourists din. Book na ba, Mayor? Yes, Sir Jeff. Kamusta po occupancy rate ng mga establishmento sa Boracay? Ay, sa ngayon, kasi mayroon tayong current capacity at before closure kasi mayroon tayong 17,000 room. Mm-hmm. Ay sa ngayon, ang operate yan mga more than 13,000 dahil iba, nag-renovate pa, nag-inaayos. Mm-hmm. So kung tingnan kasi natin yung 6,500, mga ilan lang yon sa mga sa out of the 13,000 na ma-occupy. Mm-hmm. Kaya nga mayroon nga kaming request na dagdagan. So nihintay namin kasi mayroon kasi yung bagong study na kasi ibang isang yung previous study kasi hindi sila sinama yung mga business na maliliit, yung mga POV. Mm. So baka malalabas yung bago nilang study na yun, baka mag-increase nga ang kapasok na employees dito sa Boracay. Sorry, Mayor, para malinaw lang, Mayor, no, yung capacity po, ano po sabi ng DENR, turista, residente, lahat po ng tao, ilan po ba ang kaya at any given time ng isla? Dati 19,000 a day. Mm. Yun ang ano nila. Kaya nga mayroon kaming program ngayon na yung ating mga workers sa Boracay na nanirahan or maybe yung mga citizens sa Boracay na gusto mag-transfer sa mainland ay mayroon na kaming proposal na magawa ng housing project sa mainland para yung ibang mga populasyon, ibang individual sa Boracay o residente ay maglilipat sa mainland para halimbawa kung magbawas tayo ng 5,000 at least 5,000 naman po sa pasok ng Boracay. Oo. So 19,000 po ang sinasabi ng DENR. Ilan po ulit yung residente, Mayor? 38,000 na Sir Jeff. Lagpas-lagpas na, Mayor. Tapos 15,000 ay para lang sa tourist yun. Oo. Mukhang kailangan po talagang magbilang ulit, Mayor. At siyempre, pinangangambahan ng lahat din yung kaligtasan dyan. At yan din po siyempre yung ating top holiday destination. No, Boracay, no? Pag naapektuhan po yan, mahirap na. Yes, totoo yan, Sir Jeff. Ano, tinanong mo namin yan. Mayroong letter na nga ang MGB na mag-meeting kami sa 21 ata yun. Pag-usapan namin ng mga mitigating measures dapat gawin for the safety ng lahat na tunnel, for the tourist, but the same time, yung mga residents ng Boracay. Ayon, December 21, nakatakdangin yung meeting. Mayor, abangan po namin ang detalye syempre ng meeting na yan. At alamin po namin din yung detalye, Mayor. Balitaan niyo po kami. Yes, we will do that, Sir Jeff. Ano po sa'yo yung mga amin. Thank you very much for that. Opo. Thank you very much din, Mayor, sa pagsagot sa aming mga tanong at syempre sa pagbibigay po ng update sa amin tungkol po sa gagawin ng LGU patungkol po sa report ng MGB nito. Thank you, Sir po, Jeff, Mayor. Pero kaya advertise pala. Yes po, Mayor. Nag-prepare kami ng fireworks display by itong New Year sa Boracay. Opo.
So siguro, alam naman na inanyahan ko yung mga bisita natin, yung talagang Putang Boracay, para sa New Year, na makita yung aming mga fireworks display itong December 31, Sir Jeff. Yeah, oh, syempre, Mayor, alam ko, pag ano talaga, New Year, isa sa mga super peak season yan sa Boracay at marami po ang dyan pinipiling mag-New Year at mag-Christmas. Yes, totoo yan, Sir Jeff. Mm-hmm. Marami kasi mga establishment, mga itatang mga designated area namin na para magawa fireworks display sa December 31. Ay, sige po. Thank you, Mayor. At sana po ay ligtas at maganda yung magiging fireworks display. At syempre, mahalaga po rin talaga, Mayor, matutukan yung mga sinkhole. Thank you, Mayor, ha? Yes, thank you very much, Sir Jeff. No, Ma'am Ami, thank you at samahan nyo. Thank you very much, nanood sa inyong programa. Mabuhay ang Teleradio. Thank you very much. And thank of course, po. Ang programa sakto. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Okay, salamat thank po. Yan po si Mayor Frolibar Bautista sa Malay Aklan. Thank you, Mayor.